Good morning mga Paps, Magnifico is here. At ngayong araw, magtuturo ako mga Paps kung paano mag-lube ng chain ninyo na wala gaanong malalaglag na excess oil sa mga mags ninyo mga Paps. Ano? So first, ang kailangan natin is meron tayong dalawang basahan. So bakit dalawang basahan mga Paps? Itong unang basahan natin mga Paps is gagamitin natin pangtanggal sa mga dry na mga grasa mga Paps, and then ito sa mga oil na medyo dry na sa chain natin, and then pangalis na rin sa mga maduduming mga alikabok dito mga Paps. And then yung pangalawang basahan natin mga Paps is lalagyan natin ng oil mamaya na pamunas dito sa chain natin. Okay, so simulan na natin mga Paps. So, bago tayo magsimula mga Paps, shoutout muna natin si Paps Umbak Family Vlogs, and then Maria Gracia Vlogs. So, kapag hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel nila mga Paps, please subscribe to their channel. Ano? And then, sa mga bagong viewers natin dyan, kapag hindi pa rin kayo nagsusubscribe sa channel ko, please hit like and subscribe. Okay? Simulan na natin mga Paps. So, una mga Paps, gagamitin natin itong tuyong basahan, ano? And then, paunti-unti, pupunasan natin itong chain natin and then yung sprocket natin mga Paps. So, sa pagpupunas mga Paps, ano? Siguraduhin yung hindi makakain yung kamay nyo. Hindi, wala. Finish na talaga mga Paps kapag nakain yung mga kamay ninyo, ano? So, dubli ingat lang sa paggawa nito mga Paps, okay? So, meron namang safe na paglilinis ng chain mga Paps. So, sa ganitong rotation mga Paps, mas safe yung kamay ninyo, ano? Kasi hindi papunta yung ikot dito mga Paps. May posibilidad kasi mga Paps na kapag ganito yung ikot is tatangayin yung kamay nyo papasok dito. So, gawin nyo lang ganito mga Paps, opposite side. Ayan. So, paunti-unti punasan yung mga Paps, and then kapag malinis na, so pwede na nating i-apply yung pangalawang basahan, okay? So tuloy-tuloy lang mga Paps hanggang malinis, okay? Let's go! So ayan mga Paps, natapos na tayo sa first procedure natin, ano? Nalinisan na natin yung chain natin and then yung sprocket natin dito mga Paps. So ang pangalawang gagawin natin is kukunin natin tong pangalawang basahan natin, and then maglagay tayo ng kaunting oil mga Paps, and then paunti-unti apply natin sa chain natin, okay? So sa ganung paraan mga Paps, mas maiiwasan natin na merong malaglag na mga excess oil dito sa mags natin, and then yun ang mag-cause ng pagdikit ng mas maraming alikabok dito mga Paps. So for me, hassle din yun kapag ganon mga Paps. So simulan na natin mga Paps, okay? Thank you.
So ayun nga mga paps, pasadahan na rin natin ng review itong chain tensioner ko, ano. So for me, 50% na useful na itong tensioner na to, and then 50% na accessories lang din to ng motor, ano. So nasa kalagitnaan ng importante, and then pwede ring wala na rin sabihin natin mga paps. So, ang magandang naidudulot ng tensioner na to mga paps is hindi ka palaging nag-a-adjust ano ng chain mo. So, kagaya nito mga paps, kung wala akong tensioner, sa makikita ninyo medyo maluwag na yung chain ko mga paps. Ayan. But kapag may tensioner kayo mga paps, so yung tensioner is siya yung nagpapahigpit ng chain ninyo. So, ayan. So, ayun nga mga paps, mas maganda din kasi nakakapaglagay kayo ng kaunting clearance sa mga chain ninyo. So, kahit idaan nyo sa rough road mga paps, hindi siya madaling mabatak. Ano. So, ayun nga. So, ang disadvantage din ng tensioner na to is nadadagdagan yung ingay ng mga chain ninyo. But, for me, hindi naman gaanong big deal, ano? Kasi kapag naka-helmet ka, hindi mo na maririnig yung chain, ingay ng chain, ano? So, parang baliwala na rin. So, ayan mga paps, RCB yung tensioner natin, of course. Gusto natin pumili ng mga quality ng mga accessories. So, depende na rin. So, kahit mamurahin o mamahalin na accessories, kahit, basta functional lang naman, ano? So, pareho lang naman ang function yan mga paps. So, ayun nga, tapos na tayo. Kapag hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko mga paps, please hit like and subscribe. So, Magnifico signing out saying peace, ride safe always mga paps. Stopping us.